Sarap ng pork sisig, di ba? Paano nga ba gumawa ng pork sisig si Boss Gando? Tara, pakita ko sa inyo. Unang-una, magpapakulo lang ako ng tubig. Maglalagay ako ng sibuyas, peppercorn, garlic. At ilalagay ko na yung pork belly. Maglalagay ako ng soy sauce at asin. Takpan natin. Hayaan natin kumulo for about 30 minutes. Once na makita mo na malambot na yung karne, lalo na yung taba niya, tanggalin mo na. Air dry na natin. At yan. Yung stock, huwag nyo itatapon dahil pwede nyo pang magamit yan sa pampalasa sa inyong ibang putahe. Yan, and this time, tatanggalin ko yung fats. Unahin ko muna yung laman. Yan, hiwain lang natin ng maliliit, syempre, sisig yan. Syempre, medyo chunky pa rin. Yan, isulod na natin yung taba. Yan. Same size, para uniform naman, maganda tingnan. Yan. Tatatatatatatatang. Yan, once na matapos, set aside muna natin. Kung meron ka nito, gamitin mo yan para hindi ka mahirapan mag-chop-chop or hindi ka pa iyakin ng onion. Work smart, not hard, hi? Yan, dahil wala akong ihawan, gagamitan ko siya ng blowtorch. Gusto ko kasi ma-achieve yung smoky flavor na sisig. Kung meron naman kayong ihawan, why not? Gamitin niyo yung ihawan nyo. Mas madali. Pagkakulo, air dry nyo lang, tapos diretsyong salang na sa ihawan. Hanggang ma-achieve niyo yung smoky flavor and charcoal skin. Yan, tulad ng ganyan. So ayan, nilagay ko na yung sibuyas, pinong sibuyas. Next, naglagay ako ng luya, garlic powder, konting soy sauce, vinegar, and black pepper. Hindi ako gumamit ng kalamansi dahil naubusan kami. And pwede nga may substitute yung suka. Haluin nyo lang, lagay lang kayo ng asin kung natatabangan pa rin kayo. Adjust nyo na lang, depende sa panlasa nyo. And that's it, that's how I cook my pork sisig. Tara, food trip na!